Hello mga kapatid! Sa usapang NFT na naman po tayo, and for this video, pag-uusapan lang natin tong video na to or game na to, which is Crypto Legions NFT nga. Yes guys, so this NFT blockchain based game nga is under siya ng Binance Smart Chain, and currently nga is meron silang alpha game testing. So ituturo ko sa inyo lahat ng information dito sa game na to, and inspired nga sila sa Cryptomines. Yes, so explain ko sa inyo lahat ng information na nalalaman natin, as well as review natin yung website and kung paano siya laruin. Kaya sit back and enjoy lang. Bago tayo magumpisa, intro muna tayo. Let's go! And doon nga pala guys, meron silang tinatawag na bug finding competition, wherein pwede tayong maka-earn up to 10,000 na BUSD. So yun nga yung pinaka-allowance nila para sa mga makakakita and makakapag-detect ng mga bugs and issues while playing the test version. So bago nga nila i-release yung game, they're making sure na lahat is smooth and playable para sa lahat ng players, kaya nilabas nila tong bug competition na to. So currently nga, meron na silang napamigay na 1,100 worth na BUSD sa mga nakadetect ng mga issues or bug dito sa game. So, if you would like to play the game, at the same time, pag may nakita kayong issue, i-report nyo lang sa kanila by contacting them on their social media para makuha nyo yung reward natin. Alright, so ito nga yung website nilang, sabi nga nila dito is Crypto Legions, the first play-to-earn NFT game with the revolutionary Omnibalance Oracle Sustainability System. Yes guys, so under nga siya ng Oracle System, pero ang pangalan nga ng Oracle nila is Omnibalance nga raw siya. So dito sa Crypto Legions, kapareho siya guys ng Cryptomines sa gameplay, pero meron din siyang mga differences. So makikita natin yon as this video goes by. So ang sabi nga rito is play to earn nga siya, na under siya ng Binance Smart Chain as I've said before. And meron nga siyang date kung kailan ilo-launch yung game and yung token. Tuesday nga to, March 29 at 5 PM UTC time. So kayo nang bahala mag-convert kung kailan yon. And malapit na nga siya guys. So ang main token nga na gagamitin natin is Bloodstone token. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung gameplay since nagkaroon tayo ng access sa alpha testing. So ito nga yung ways natin para mag-earn dito. Play and make money. So syempre first ang gagawin natin, magbibuild tayo ng Legion of Warriors and Beast. So meron nga tayo ditong Warrior, may Beast, and meron din tayong Legion. So ito po tuturo ko sa inyo kung paano yung gawin kung hindi nyo pa nalaro yung Cryptomines before. And once na nanalo nga tayo dun sa mga laban natin is mag-earn tayo ng Bloodstone. And syempre magkakaroon tayo ng Sustainable Rewards peg nga sa USD. Since Oracle based nga to, nagbe-base sa value ng token yung value ng na-earn natin. So dito merong ways para makapag laro ng alpha testing. Pwede tayong mag-apply to test. Click lang natin to and magkakaroon nga tayo ng form dito na pipirmahan. So after natin ma-fill out to, makakapaglaro na tayo ng testing. So how to start, meron din ditong video gameplay kung gusto nyong matutunan kung paano yung step by step na paglalaro na itong game na to. So ito yung nasa website nila. So meron nga rin sila ditong economic system. Ayan, so meron nga tayong mga reward pool, Bloodstone, and ito nga yung mga mangyayari every time na nagkakaroon tayo ng transaction dito sa game. And yung sinasabi nga natin na Oracle, ang pangalan nga nito is na Dodo. Okay, ito naman yung tokenomics nila. Sabi dito, sa token, you're able to mint NFTs, create Legion, pay for hunting supplies, trade on the marketplace, and use many in-game activities. So meron nga mga burning mechanics to since kailangan natin ng mga supply para makapag-attack tayo ng mga kalaban natin. And click to earn lang to guys, hindi natin kailangan paglaanan ng maraming oras yung paglalaro ng game na to. Once a day lang natin siya sisilipin. So ito nga yung team nila guys, ito nga si Danny yung founder nila. So marami nga silang experience na rin sa crypto, pero first name nga lang yung nilagay nila dito sa mga pangalan nila at hindi nga yung totoong mukha nila. So kayo nang bahala mag-decide kung mataas yung risk factor nyo. It's up to you to decide kung gusto nyong mag-invest dito or hindi. Pero syempre, kapag nauuna ka sa mga gantong klaseng game, mas angat ka. Kaya ngayon pa lang, ginagawan ko na to ng review para at least alam nyo kung gusto nyong pumasok or hindi.
So ito naman si Shark, yung co-founder niya, may 20 years experience nga sa business and entrepreneurship. So on and so forth. So kayo nang bahalang basahin yung mga background na itong mga developer na to. Hindi ko rin alam guys kung totoo ba yung mga pinagsusulat nila dito or hindi, since hindi nga natin sila ma-research. So ito naman yung roadmap nila. So phase 1 nga nila is development ng game. Tapos na nga yun, and launching ng social media account. So meron na nga silang social media. Contract auditing. So na-audit na nga sila. And ito na yung pre-sale listing natin ng token and ng private sale. Malapit na rin yan guys. And yung beta game testing nga natin for the community is ilalabas na nga nila within this month. So phase 2 nga, ito na nga yung launching of token natin sa March 28. As well as yung full game release and token launch, sabay nga silang ilalabas. Ililist na nga din nila to sa CoinMarketCap and CoinGecko para malaman natin yung actual price niya and yung mga conversion. So yun lang muna yung i-expect natin dito sa facing or sa roadmap nga nila. So ito naman yung mga social media links nila. So meron sila ditong Discord, Telegram, Twitter, YouTube and Medium as well. So ito nga yung mga partners nila as of now, Unicrypt, Binance Smart Chain, and Solid Proof nga. So ito nga yung nag-audit sa kanila. Alright, so pagsabayin naman natin yung game and yung white paper para mas madali natin siyang mag-gets. Okay, so isa-isahin natin to. So ito nga yung parang pinaka-alpha game testing nila. And dito, makikita natin na nakalagin na nga tayo using wallet natin sa MetaMask. So ano yung una nating gagawin? First, kailangan nating mag-mint ng warriors and beast, and then i-combine natin sila para maging legion sila. So ang sabi nga dito sa gameplay, how to earn, yon. So yun lang naman ang gagawin natin, and every 24 hours nga yung turns na pwede natin silang i-attack. So once a day lang natin siya sisilipin. So yun lang naman yung ibig sabihin nito. And every time nga na pumapatay tayo ng mga enemies natin is meron tayong chance na manalo, pero meron din tayong chance na matalo. So with regards naman dito sa Warriors, meron silang percentage ng rarity natin. So dito sa baba, yung chance ng masama natin yung specific Warrior. So meron yung 1 star, 2 star, 3 star, hanggang 6 star. So yung 6 star nga is sobrang lakas niya, since yung attack damage niya is 50,000 or attack power until 6 or up to 60,000 yung attack power. Pero 0.2% lang yung chance na makakuha tayo ng gantong klaseng na Warrior. So ito naman yung itsura ng warrior natin. Meron tayong name. So meron din ditong execute. Pwede natin siyang i-burn para makakuha tayo ng in-game token. NFT number kung ilan or kung pang ilang number siya sa blockchain. Ito naman yung level niya. Pwede rin natin siyang ibenta sa marketplace. And ito nga yung attack power niya nasa baba. So mag-focus tayo dito sa attack power. And i-calculate kasi natin to para malaman natin kung saan tayo a-atake. Okay, so try naman nating mag-summon ng warrior. So try nating mag-summon ng 10 warrior. So wait na lang nating lumabas yung mga warriors na mamimint natin. And mapupunta siya doon sa baba dito. Ayan guys, so ito yung mga 10 warriors na namint natin as of now. So nasa baba na to yung mga attack power niya. So pwede nating i-compute yung total attack power na yan para makita natin kung ano yung mga nakuha natin. So medyo malas nga tayo since puro 1 star nga lang yung nakuha natin. Okay, and ito lang, nag-iisa lang yung 2 star nga na 1,000 yung attack power. Pero for the sake of this video, and ito na lang muna yung meron tayo ngayon. So ngayon naman, pupunta naman tayo sa beast. So ano ba tong beast na to? So ang sabi nga rito sa white paper nila is ito nga yung essential part of every hunt. So sila nga yung magki-carry ng warrior natin. So dito naman, ang price nga ng beast is $20. Fixed to guys, so kahit anumang value ng token, $20 yung worth ng pagbili natin na ito, since meron nga tayong Oracle system. So ganun din yung price ng warrior guys, nakalimutan ko sabihin, $20 lang din. So dito naman sa beast, meron nga tayo ditong amount of summon at once. Okay, so pwede tayong bumili ng 10, 50, 200, or 500 sa isang bilihan lang. And magkakaroon nga tayo ng mas maraming discount kung mas marami yung bibilihin natin sa isang bagsak. So each legion nga raw is have a maximum of 10 beast. So 10 lang yung pwede nating ilagay sa isang legion. So dito naman sa beast, ang stats naman nito is yung name, of course yung nasa taas, yung warrior capacity, kung ilang warrior yung pwede nang isakay nung beast natin. Okay, so kunyari meron tayong 10 warrior. So
So kailangan mapunan natin ng ano yon, ng mga beast, kung ilan yung pwede nating isakay doon. Execute, ganun din, number, and sell on marketplace. So ang ibig sabihin lang nito is yung trabaho ng beast is sila yung magsasakay dun sa mga warriors natin para malagay natin siya sa legion. So meron din silang mga rarity, eto. So kapag yung pinaka-common lang makukuha natin, isang warrior lang yung masasakay natin. So for example, meron tayong 10 centurion lang. Ibig sabihin, 10 warrior lang yung masasakay nung 10 na yun. Kunyari, eto naman tayo, meron tayong 2 dragon. So 2 dragon lang kailangan natin para malagay yung 10 warrior na namint natin kanina. So I hope na naiintindihan nyo yun. Okay, so ngayon naman magmimint naman tayo ng beast. So ganito lang naman mag-mint, click lang natin ng summon quantity. So mag-mint tayo ng 10 ulit. Transaction fee lang tayo. Alright, so ito na nga yung mga beast na na-mint natin ngayon. So meron tayong 2 3-star, and then mga 1-star, isang 2-star, ayan, 3 pala yung 3-star natin. So ito yung nasa taas, yung count nga ng warriors na pwede nating isakay sa kanila. So since meron tayong 3 na Pegasus, siyam agad yung kaya nilang isakay dun sa 3 na yon, and then pwede na tayong maglagay ng isang centaur para makumpleto yung 10 warriors na masalang natin sa laban. Okay, so since meron na tayong warrior, meron na rin tayong beast, ngayon it's time naman for us to create a legion. So ang sabi nga dito sa white paper, so warrior and beast nga raw can be combined to form legions by clicking create legion button on the dashboard on the legions page. So a legion can contain a maximum of 10 beasts. So 10 beasts lang yung pwede nating ilagay sa isang legion, and will determine how many warriors can be contained within the legion. So yung total na value ng attack power ng warrior natin is yun yung magiging value ng legion natin. So pwede tayong mag-add nga ng warrior tsaka beast sa legion natin, pero hindi natin sila pwedeng i-disband. So dapat pag-iisipan natin kung gaano ba kalakas yung mga beast na ilalagay natin or yung mga warriors na ilalagay natin. Kasi kapag nalagay na natin na 10 beast dun sa isang legion, hindi na natin sila pwedeng dagdagan pa. So meron ngang fee na 0.5 USDT every time na nagkikreate tayo ng legion. Okay, so punta naman na tayo dito sa legion and create na nga tayo ng legion. So dito makikita natin yung count ng warriors natin, and then yung available beast na meron din tayo. So kapag kinilik natin tong create legion, lalabas dito lahat ng list na pwede natin isalang. Ayan, so since 10 yung warriors natin, ilagay lang natin tong 3 Pegasus natin. Ayan, so ang total na nga nyan is 9 na warriors. So kailangan pa natin ng isang centaur, or ilagay na natin tong wolf na to para 11 yung pwedeng masalang. And ilagay lang natin dito yung warriors. Ayan, so dito naman sa warriors, ilagay na natin sila lahat. Click lang natin sila ng i-click. Ayan. Ayan, so kung makikita nyo dito sa kanan, 10 warriors na nalagay natin, and meron pa tayong isang free. So pwede pa tayong mag-mint ng isang warrior para makompleto yung legion natin. Pero hindi naman yun kailangan, since pwede naman tayong magdagdag ng warrior and ng beast dito sa legion na to. So ang purpose nga ng pag-create ng legion is hindi kasi tayo makaka-atake kung wala tayong legion. So ang legion nga nito is meron tayong 7,877 na attack power. So ito yung total na combined na attack power ng mga warriors natin. So pangalanan lang natin yung legion. Ayan. So create a legion lang, and then gastos lang tayo ng gas fee. So ito yung 0.5 US dollars. Okay, so ito lang nga, nakapag-create na nga tayo ng legion, and dito makikita natin yung dami ng legion na meron tayo. So meron nga tayong currently na isa, and then yung total power nga niya is ito, yung nasa baba. Okay, so since meron na tayong legion, punta na tayo sa hunt para makapag-atake na tayo. So yung huntingin natin is yung sakto lang dun sa dami ng legion natin, or sa dami ng attack power ng legion natin. Ayan. So kung makikita nyo dito guys, meron ditong mga minimum na attack power para ma-attake natin sila. So since yung sa atin nga lang is 7,800, so dito lang tayo sa pangalawa. Okay, so ang base percentage nga ng winning rate natin is 82% chance na manalo tayo. And then may 1% na bonus lang. So kapag nanalo nga tayo dito, pwede tayong mag-earn ng $60 worth
or 16 na BLST na token. So, paano tayo mag-a-attack? So, pindutin lang natin tong hunt. Pero kung mapapansin nyo guys, naka-grid out siya since kailangan natin ng supplies. So, meron nga ditong red na nakasulat. So, ito. Yung supplies na to guys is kailangan natin para magkaroon tayo ng dami ng days para makapag-hunt tayo. So, for example, kailangan natin ng 7 hunts lang dito sa legion na to. Ibig sabihin 7 days lang. Kailangan natin gumastos ng 70 na BLST na token. So, for example, ako gusto ko 28 para 28 times pang isang buwan na to. 240 na BLST yung kailangan ko. So, pindutin lang natin tong 28 para magkaroon tayo ng ability to attack. Ayan. So, kung mapapansin nyo, meron tayong 28 HD dito. So, ibig sabihin, 28 times tayong pwede maka-atake. So, try na natin umatak ngayon. So, dito lang tayo sa may 83%, which is number 2 lang. Since kung makikita nyo sa number 3, naka-grade out siya. Since hindi nga tayo umabot sa minimum requirements niya na 8,000 na attack power. So, try na natin tong hand. So, check natin kung mananalo tayo. Kailangan lang natin gumastos ng gas fee kapag umatak. So, makikita agad natin dito kung mananalo tayo. So, ganito lang siya guys. Hindi natin kailangan gamitan talaga ng putak. Diba? Ayan. So, kung mapapansin nyo, natalo tayo dito sa first attack natin. Better luck next time. So, yung na-roll nga natin sa ano is 88 na dice. And yung sa kalaban nga is 83 since 83% win rate nga to. So, since natalo tayo dito, wala tayong na-earn na token. Pero after neto, syempre hintayin na lang natin ulit yung bukas para maka-atake ulit tayo. So, ganun lang naman siya kadaling laruin. And kung mapapansin nyo guys, 27 na lang yung lumabas dito since 27 times na lang tayong pwedeng umatake. And meron din siyang timer dito kung kailan tayo ulit pwedeng umatake. Alright, so meron din naman silang marketplace dito kung gusto nyo bumili ng mga warriors, beast, or gusto nyo isang set na ng legion with a specific attack power. So yan, makikita nyo yan dito sa mga marketplace. Okay, and meron din tayong mga links dito na makikita natin kung saan bibili ng BLST token. Nandito rin yung white paper and yung help desk nila. So nandito rin sa baba yung mga social media nila. Kaya kung gusto nyo sumali or naging interested kayo dito sa game na to, sumali lang kayo sa mga social media nila. So hindi pa nga natin makakalculate kung magkano yung earnings talaga dito since hindi pa nga nare-release yung token. Pero syempre, maganda pa rin potential to since napakaganda ng start nung Cryptomines dati. So yung mga early starter or yung mga early investor nga doon is yun talaga yung mga nag-earn ng malaki. Pero yung mga late investor, so sila talaga yung mga nalugi. Kaya kayong bahala guys kung mataas yung risk factor nyo, diba? Kayo nang bahala mag-isip kung gusto nyong itry yung game na to or hindi. Pero ako since na-review ko naman siya and alam naman natin kung kailan talaga yung release date nito, diba? So, kung ako mismo personally, itatry ko na lang din tong laruin and babalitaan ko na lang kayo kung ano yung magiging result ng investment natin. Alright, so lastly nga guys, explain ko lang kung ano yung meron dito sa taas. So, ito nga yung tinatawag natin na unclaimed wallet natin. So, yung mga earnings na nakukuha natin sa every time na umaatake tayo is napupunta nga dito sa wallet. And meron nga itong vesting time or vesting period. So, makikita natin yun dito sa white paper. So, ito nga siya tinatawag na early claim tax. So, every time nga na tumaano yung araw, dumadaan is nagkakaroon nga ng 2% reduction each day. And kung gusto mo ng walang tax, yung makukuha mong rewards is kailangan mong maghintay ng 20 days. So, mag-i-start nga siya ng 40% and 2 days every day na yung nababawas. Pero kung gusto mo namang mag-early withdrawal, for example, nasa 20% na yung tax, nasa 10 days ka na ng paglalaro mo and gusto mo na siyang withdrawin, okay? So, pwede mo naman siyang withdrawin pero tatangkihin mo yung 10% na tax niya. So, ganun lang naman kadaling intindihin to. So, meron nga rin dito ang tinatawag na achievement. So, kapag nasa achievement ka or may nakuha kang achievement is may makukuha ka rin na certain amount of rewards. Okay, so yun lamang po naman for now. So, I hope na may natutunan tayo sa video na to. Please like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para lagi tayong updated sa usapang NFT. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless and I see you on the next video. Peace!